Dalawang buwan pa lang ako nag-director ng PDIG. Nakahuli tayo ng mahigit isang toneladang shabu. Ang daming tumawag sa akin, ang galing mo. General Domingo, snappy ka. But I told him your honors, hindi ako ganun ka-snappy. This incident was hinayaang mangyari. It is a providential, your honors. Hindi sa galing ni Domingo, hindi sa pumalpak yung mga sindikato sa PNP. It is a providential, your honor. God allows this to happen so that once and for all, the PNP will have the chance to identify who are really the members of the drug syndicate operating in the country, your honors. And it is now or never, your honors. Pag hindi natin maulit itong sindikato sa PNP, mawala na tayong chance, your honor, kung mag-focus tayo dito masyado kay Domingo sa kasalanan niya, which I admit, marami akong lapses. We lost the chance, your honors, Mr. Chair, to really unmask these drug syndicates na namamayagpag for how many years already, your honors. Thank you. Mr. Chair. Pati siguro itong ating mga sa ilalim ng team ni Captain Susongko. Pagkakataon niya ito. Oh, yung bata kong si Clarine. Ano to? Itong kababayan ko. Ano yung constituent ko pala? Alam mo, ito ha. Ito obvious eh. Makinig, oh, makinig kayo ha. Patrolman at saka Master Sergeant. Si Captain Pinyon at saka si Lieutenant Achuete. Ah, Patrolman Achuete. Achuela. Achuete, sorry. Achuela. May pinagawa sa kanila. May pinagawa sa kanila na hindi nangyari at hindi totoo. Kaya nga sila ngayon nagre-request ng executive session eh. Siguro, pagkakataon nyo ito, magsalita kayo ng totoo. Ngayon kayo, grupo nyo. Ang mga tanong naman namin kanina, hindi naman malayo sa inyong affidavit. Sirkumstansya yung tinatanong namin. Simple question. Nasaan kayo ng ganitong araw, ganitong oras? Hindi nyo masabi. Sabihin nyo, I invoke my right to remain silent. So, alam nyo ito, medyo malaki yung kwento rito. And you cannot blame this committee. Pagkabi, gumawa ng committee report at sinabi namin sa committee report, base sa aming natanggap, narinig, nabasa, nakita, ebidensya, gagawa kami ng committee report at magre-recommending kami ng prosecution against anyone who we feel are actually involved in this malfeasance, misfeasance, and anomalies. Kasama ho ng trabaho ng Kongreso yan, yung oversight powers ng Kongreso. Kaya huwag kayong magpapaano sa mga amo nyo. Pag ginamit kayo ng amo nyo, at alam nyo kung anong tama, kontrahin nyo. Alam nyo, importante sila ng... Itong pagkakataon na ito, pati amo nyo, may ipit. Kayo, ipit. Amo nyo, ipit. Sinong didepensa sa inyo? So, yun, dapat isipin nyo yun. Patrolman Carolino, Mr. Chair. Okay. Ano? Mag-executive session ka rin? Ah, iyo? Mag-isip ka. Yung executive session, kami lang ang nandun, walang lahat. Pati media, wala. Para maintindihan nyo. Patrolman Carolino? Yes, Your Honor. Executive session ka rin? Yes? Eh, huwag mong paniwalaan yan na sa harap mo. Kasi sarili mo na ito, iho.
kung ako nasa sa iyong pwesto, sarili ko ng desisyon ito dahil hindi ka lang lumalaban para sa iyong karir, lumalaban ka na rin sa iyong para sa iyong pamilya. Dahil pag nawala ka servisyo, ewan ko mangyayari sa iyo. Tuloy pa rin ang kaso. Tuloy pa rin yung kaso? Yep. Hmm? Ano, iho? Executive session tayo? No, Your Honor. No, okay. No. Joel Domingo, ngayon lumalabas na yung mga kwan. Kaya hindi kami ang rason kung bakit matatalo yung kaso ninyo kay Sergeant Mayo. Yung sinabi ko sa iyo nung una, hindi kami. Kasi yun ang statement mo na because of these hearings to be conducted, baka matalo yung kaso ninyo. Matatalo yung kaso ninyo dahil mahina kayo. Yun ang katotohanan. Hindi nyo alam mag-imbestiga. Niloloko nyo pa. Isipin mo, arresting officer, hindi naman sila nag-arrest. Hindi ba naman katarantaduhan yan? Di ba? Is that the proper protocol, Joel Domingo? Unfortunately, Your Honor, nung pumunta po akong pidig, wala akong kasama except drivers and security. Wala akong dalawang tao. Hindi ko alam po na napaligiran na po ako ng mga siraulo, Your Honors. Pwede bang pangalanan mo? Sino yung siraulo? Eh kasi nakapaligid kami sa iyo ngayon eh. Baka kasama kami sa iyo. Yung nag-usap-usap kanina, Your Honors, mahalata nyo naman. Nakikita nyo naman na nagkukunib para idin ang direktor nila. Idin si General Domingo. Latest yung si Major Salmingo, yun ang halimbawa. Nahalata mong tinuruan ni Gonzales. Ano sasabihin para sirain si General Domingo? Hindi pwedeng si Gonzales. Kasi ang boss niya, si Ibañez, is the deputy of Colonel Ibañez. Hindi ba, Colonel Ibañez? Yeah, as a matter of fact, you arrived at the scene together with Major Salmingo. Yes, Your Honor, I admit, Colonel Ibañez. Dahil, pagtitingnan po niyo ito, Your Honors, dalawang buwan pala ako nag-director ng PDIG. Nakahuli tayo ng mahigit isang toneladang shabu. Ang daming tumawag sa akin, ang galing mo, General Domingo, snappy ka. But I told him, Your Honors, hindi ako ganun ka-snappy. This incident was hinayaang mangyari. It is a providential, Your Honors. Hindi sa galing ni Domingo, hindi sa pumalpak yung mga sindikato sa PNP. It is a providential, Your Honor. God allows this to happen so that once and for all, the PNP will have the chance to identify who are really the members of the drug syndicate operating in the country, Your Honors. And it is now or never, Your Honors. Pag hindi natin mauli itong sindikato sa PNP, mawala natin yung chance, Your Honor, kung mag-focus tayo dito masyado kay Domingo sa kasalanan niya, which I admit, marami akong lapses. We lost the chance, Your Honors, Mr. Chair, to really unmask this drug syndicates na namamayagpag for how many years already, Your Honors. Thank you.